Pag-iisipan ko po, Dad, may sarili din po akong kumpanyang pinapalakad. Sabi ko naman sa kanya at tinalikuran na siya. Lumabas na ako ng bahay namin at sumakay sa kotse ko. Nagpunta muna ako sa kondo para magpalit lang ng damit at pagkatapos nun, dumiretso na ako sa kumpanya para magtrabaho. Hindi ito ang panahon para magmukmuk ako sa isang tabi dahil sa ginawa sa akin ni Mariel. Ipapakita ko sa kanya na mali siya nang naging desisyon. Habang abala ko sa pagtatrabaho, biglang pumasok sa opisina ko ang mga kaibigan ko na may malalawak na ngiti sa kanilang mga labi. Kaya napailing na lang ako dahil paniguradong sinabi na ni Keio sa kanila ang nangyari kagabi. Kung mangiistorbo lang kayo, pwede ba? Pwede na kayong umalis sa ngayon din, sabi ko sa kanila. Hindi kami pumunta dito para istorbihin ka. May nabalitaan lang kami sa iyo. Kay Chaos na ginawa mo kagabi, sabi ni Grant, kaya napailing na lang ako. What happened yesterday will remain nothing. Kaya tigilan niyo na ako at madami akong gagawin para mabawi ang babaeng mahal ko, sabi ko sa kanilang dalawa. Itinuon ko na lang ulit ang attention ko sa binabasa kong mga papeles na kailangan kong pirmahan para sa mga susunod na project ng kumpanya. Marcos, kasal na si Mariel, kaya huwag ka nang gumawa ng paraan para gawing komplikado pa ang sitwasyon mo, sabi naman ni Carter sa akin. Binitawan ko ang hawak kong papeles at tiningnan siya. Gagawin kong lahat para bumalik lang siya sa akin, sabi ko sa kanya. Gusto mong maging kabet? Tanong sa akin ni Carter. Tiningnan ko siya ng masama dahil sa sinabi niya sa akin. Huwag kang magalit sa akin ha, Marcos, dahil sinabi lang namin o sinasabi lang namin ang mga pwedeng mangyari sa'yo. Bakit hindi mo na lang kaya pagtuunan ng pansin ang babae na kasama mo kagabi, sabi ni Grant sa akin. I love Mariel at walang mababago dun. End of discussion. Maliing sabi ko sa kanilang dalawa ni Carter. Mahal mo nga pero pinagpalit ka naman sa iba, sabi ni Carter sa akin. Lumabas na sila ng opisina at napailing na lang ako dahil sa mga sinabi nila. Buhay ko ito at ako ang bahalang magdesisyon ng dapat kong gawin. Wala silang pakialam sa mga hakbang na gagawin ko. Bulong ko sa aking sarili. Nadine point of view. Ilang oras na kaming naghihintay ni Leia sa labas ng operating room at hindi pa rin lumalabas ang doktor ng kapatid ko. Kaya kinakabahan na ako dahil baka may masamang nangyayari na sa kanya. Paulit-ulit akong nagdarasal na sana maging maayos lang siya at walang masamang mangyari sa operasyon niya. Nag-iisang pamilya ko na lang siya at hindi ko na kakayanin kung pati siya ay mawawala sa akin. Nadine, huwag kang masyadong kabahan. Magiging okay lang ang kapatid mo, sabi ni Leia sa akin, pero hindi pa rin mawala-wala ang pag-aalala ko para sa kapatid ko. Napatingin kami parehas ni Leia sa pinto ng operating room nang biglang bumukas yon at lumabas ang doktor ng kapatid ko. Kaya naman napatayo kami parehas at lumapit kami sa doktor. Ni Lance, kumusta po ang operasyon ng kapatid ko? Kinakabang tanong ko sa doktor ni Lance. The operation went well and he is out of danger, but we still need to monitor the condition of the patient. Even the operation is successful, we still need to see his improvement. They will transfer him to his room later. I will leave him for a while to attend my other patients. Excuse me, sabi niya sa amin ni Leia at umalis na rin. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil maayos na raw ang kalagayan ng kapatid ko at nawala na siya sa panganib. Hindi ko kasi talaga alam ang gagawin ko kung may mangyayaring hindi maganda sa kanya. Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mailigtas lang siya. Kahit pa ibenta ko ang sarili ko, basta mabuhay lang siya, gagawin ko. Sabi ko naman sa iyo, magiging ayos siya, sabi sa akin ni Leia. Kaya tumango ako sa kanya. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kapag nawala sa akin ang kapatid ko.
Baka mabaliw ako ng tuluyan kung sakali dahil nung nalaman ko sa barangay Tanod na nagpunta sa bahay namin na naaksidente raw si Lance, muntik na akong masiraan ng bait nung mga oras na yun. Buti na lang kasama ko si Leia at tinulungan niya ako. Leia, umuwi ka na muna at ako nang bahala pansamantala dito. Alam ko naman na may mga kailangan ka pang gawin. Sabi ko sa kanya dahil simula nung naospital ang kapatid ko, palitan kami sa pagbabantay at kahapon nga siyang nagbabantay dito para makahanap ako ng pera sa operasyon ni Lance at ang problema ko na lang ngayon ay ang mga gamot na kakailanganin namin para sa kanya at ang pambayad dito sa ospital para lumabas kami. Sige, pero babalik din ako ha. Mamaya para naman may kasama kang magbabantay kay Lance, sabi niya sa akin kahit tumango ako at hinayaan na siya nang umalis. Pinuntahan ko sa kwarto niya ang kapatid ko at nilapitan siya. Kailangan mong magpalakas para gumaling ka agad, sabi ko sa kanya. Pinunasan ang luhang tumulo sa mga mata ko. Sobrang dami kong problema at napapagod na ako, pero hindi ako pwedeng sumuko dahil kailangan ko pang maghanap ng trabaho para sa aming magkapatid. Hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng trabaho dahil hindi naman ako college graduate. At sa hirap ng buhay ngayon, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ang kapatid ko. Ang isang tulad ko na wala namang pinagtapusan ay sobrang hirap makahanap ng trabaho sa panahon ngayon dahil ang importante sa mga kumpanya o kahit anong pwedeng pasukang trabaho ngayon ay ang mga pinagtapusan, kaya hindi ko alam kung anong trabaho ang maaari kong makuha. Sumandal ako sa upuan at ipinikit ang mga mata ko saka nag-isip ng pwedeng gawin para makahanap pa ng pera. Oo, ibinenta ko na nga ang katawan ko pero hindi ko na uulitin pa yun. Hindi ko na ulit papasukin pa ang trabahong yun. Tama na ang isang beses na ginamit ko ang katawan ko para kumita ng pera. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera para sa operasyon ni Lance, hindi ko naman gagawin yun dahil kaya ko magtrabaho kahit pa makuba ko. Pero biglaan kasi ang nangyari at kailangan agad siyang maoperahan kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi gawin yun. Hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako sa upuan at nagising na lang ako sa tawag sa akin ni Leia. Nadine, umuwi ka na muna. Mukhang pagod na pagod ka, sabi niya sa akin. Pero umiling ako. Hindi ako pwedeng magpahinga at umuwi, Leia. Dito muna ako hanggang hindi pa nagigising ang kapatid ko, sabi ko sa kanya. Umupo siya sa tabi ko. Wala naman kaso yun, Nadine. Pero huwag mo namang sagarin ang sarili mo dahil pag nagising ang kapatid mo, paniguradong mag-aalala rin siya sa'yo at baka sisihin pa niya ang sarili niya dahil sa nangyari sa'yo, sabi niya sa akin. Leia, hindi kasalanan ni Lance ang nangyari ngayon. Kung ano man ang ginawa ko para mabuhay siya, hindi ko pinagsisisihan yun. At nakikiusap ako sa'yo, Leia, na huwag mong sasabihin kay Lance ang ginawa ko para lang maoperahan siya, sabi ko sa kanya. Alam ko naman yun, Nadine, sa kapaniguradong hindi matutuwa si Lance pag nalaman niyang lumapit ka kay Mamang para maoperahan siya. Tama si Leia sa sinabi niya. Kahit naman ako ang matanda sa aming magkapatid, sobra akong pinoprotektahan ni Lance at hindi niya ako pinapabayaan. Nung nalaman niya na inaalok ako ng Mamang ng trabaho sa club nito, agad na umapila si Lance at mas gugustuhin pa niyang tumigil sa pag-aaral kaysa magtrabaho ako sa club para makapag-aral lang siya at dahil hindi niya kayang may mangyaring masama sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng kapatid na katulad ni Lance. Sana talaga'y gumaling na siya. May balita na ba sa nakabangga kay Lance? Tanong sa akin ni Leia. Umiling ako sa kanya. Wala pa. Wala pa rin balita hanggang ngayon. Hindi ko nga alam kung anong nangyayari dahil wala naman daw CCTV sa lugar kung saan naaksidente si Lance at wala rin daw nakakita kung sinong bumangga sa kapatid ko. Buti na nga lang ay may rumurundang Tanod nung mga oras na yun at nakita siya, sabi ko kay Leia. Kung wala kasing nakakita sa kapatid ko, baka wala na siya ngayon dito sa mundo. Mahanap din natin kung sino man ang kabangga kay Lance. Ang unahin mo muna ngayon ay ang magpahinga dahil kailangan mo yun, sabi niya.
Hindi po pwede, Leia. Marami pa akong dapat intindihin tulad na lang ng paghanap ng trabaho para sa ikabubuhay namin ng kapatid ko. Saka may babayaran pa rin ako dito sa ospital at ang mga gamot na kailangan niya. Hindi ako pwedeng magpahinga sa mga oras na to. Huwag mong sabihin na babalik ka kay Mamang. Turan niya kay... Kaya umiling ako. Hindi ko nagagawin yun, Leia, sabi ko sa kanya. Kaya nakahinga na siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganun dahil hindi rin kita hayaan na bumalik kay Mamang, sabi niya. Tama na ang isang beses, Leia, na ibinenta ko ang sarili ko para sa kapatid ko. Anong balak mo ngayon, Nadine? Tanong niya sa akin. Kailangan kong makahanap ng trabaho para sa mga gastos namin ni Lance, pero hindi ko alam kung anong trabaho ang pwede kong pasukan ngayon. Dahil kung hindi, walang bakante, puro college graduate naman ang hinahanap nila. Problemadong, sabi ko kay Leia. May isang racket ako pero ibibigay ko muna sa'yo dahil alam ko naman na kailangan mo. Buti na lang pala tumawag sa akin ang isang kasamahan ko dati sa trabaho at naghahanap kasi ang agency nila ng isang part-time worker dahil kulang sila sa tao ngayon. Sabi niya sa akin, nabuhay naman ang loob ko kahit papano sa sinabi ni Leia. Makakatulong na rin kasi yun sa akin. Talaga? Hindi ko tatanggihan yan, Leia, sabi ko. Tatawagan ko na lang siya at sasabihin ko na ikaw na lang ipapalit sa akin. Kilala mo naman na siya, saka madali lang naman daw ang gagawin na trabaho dahil maglilinis lang daw ng kondo, maglalaba at magluluto, na alam ko naman na kayang-kaya mong gawin yun, sabi niya. Walang problema sa akin yun, Leia. Ang importante, meron na akong isang trabaho sa ngayon, sabi ko. Ilang trabaho bang kailangan mo, Nadine? Tanong niya sa akin. Hindi ko masabi dahil hanggang nandito pa sa ospital si Lance, kailangan ko maghanap ng maraming trabaho na pwede kong pasukan para sa pangangailangan niya, sabi ko sa kanya. Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Nadine, maawa ka naman sa katawan mo. Alam kong kaya mong gawin ang lahat para kay Lance. Pero yung katawan mo, alam ko rin na pasuko na sa dami mong gustong gawin. Nung hindi pa nauospital si Lance, halos lahat gawin mo na rin para lang sa akin niya at wala naman akong tutol doon. Pero isipin mo na rin ang sarili mo ngayon kasi kung ikaw naman ang magkakasakit, paano na kayo ni Lance? Kaya Nadine, huwag mong biglain ang katawan mo kasi kung porkit kaya ng isip mo, ay kaya na rin ang katawan mo. Sermon niya sa akin. Naiintindihan ko naman ang ibig niya sabihin, pero kailangan ko lang talagang kumayod ng doble pa o triple pa sa ginagawa kong pagtatrabaho dahil para sa kapatid ko ngayon, dahil iba na ang sitwasyon namin ngayon dahil sa nangyari kay Lance. Huwag mo na akong intindihin, Leia, dahil kaya ko naman ang sarili ko, saka gagawin ko ang lahat para mabuhay ang kapatid ko. Sagot ko naman sa kanya at ngumiti, kaya napailing na lang siya. Ewan ko sa'yo, Nadine, bago ko makalimutan na sabihin sa'yo, kailangan mo palang puntahan bukas ang lugar kung saan ka magtatrabaho at doon kayo magkikita ng kasamahan ko dati sa trabaho para maituro niya sa'yo ang gagawin mo. Sagot niya sa akin at inabot ng ang isang papel kung saan nakasulat doon ang address ng pupuntahan ko bukas. Sige, pupunta ako bukas. Salamat talaga, Leia, ha? Sobrang laking tulong nito para sa akin. Para sa amin ni Lance, sabi ko sa kanya. Wala yun. Ang importante, makahanap ko ng trabaho para sa inyo, ng kapatid mo. Sagot naman niya sa akin, kailangan kong maghanda bukas para mapuntahan ang lugar ng sinasabi sa akin ni Leia para makapagtrabaho na agad ako. Dahil kailangan ko na talaga ng pera hanggang hindi pa kami nakakaalis dito sa ospital, lalong lumalaki ang bill namin at hindi ko alam kung saan pa ako kukuha ng pera para sa pambayad namin ng bill sa totoo lang. Salamat talaga, Leia, sa pagtulong mo sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka, sabi ko sa kanya at ngumiti siya sa akin. Wala yun, Nadine. Saka kung sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong dalawa lang? Saka ikaw ang best friend ko? At hindi kita pababayaan, sabi niya naman.
Salamat talaga, Leia, sa tulong mo sa akin ng kapatid ko, sa amin ng kapatid ko, sabi ko sa kanya. Basta nandito lang ako para sa iyo, sa inyo ni Lance, at may ibabalita pala ako sa iyo, sabi niya naman. Kaya kumunot ang noo ko. Ano yun? Tanong ko naman sa kanya. Huminga siya ng malalim sa katumingin sa akin. Ayoko sanang sabihin sa iyo to ngayon dahil ang dami mo ng problema, pero hindi ko naman pwedeng ilihim na lang to sa iyo dahil malalaman mo rin naman ang pag-uwi ka na sa atin, sabi niya sa akin. Mas kumunot ang noo ko sa sinabi ni Leia. Ano ba kasi yun, Leia? Tanong ko sa kanya. Ayokong bigyan ka ng problema, pero kailangan mo itong malaman. Nakinakabahan na ako sa iyo, ah. Ano yun, Leia? Tanong ko sa kanya. Kasi sa totoo lang, kinakabahan na talaga ako. Nag-announce kasi si Kapitan na kailangan na daw nating umalis sa tinitira natin dahil ididimolish na tayo. Sabi niya sa akin na lalong ikipinan lumo ko. Panibagong problema na naman ito. Mukhang gising na gising ako noong nagpaulan ng problema at kamalasan dahil halos nakuha ko na ata lahat. Saan kami pupulutin ng kapatid ko? Kung nagkataon, may trabaho nga ako, pero paniguradong hindi kakasya ang magiging sweldo ko doon sa pambayad pa lang namin sa ospital. Tapos, mapapaalis pa kami sa bahay na tinitira namin ngayon. Napasabunot na lang ako sa buko dahil ang sakit na ng ulo ko sa dami ng problema ko ngayon, at hindi ko na alam ang gagawin ko, pero hindi ako pwedeng sumuko. Ano pa bang problema ang dadating sa akin? Bakit hindi pa pagsabay-sabay na lang nang matapos ng lahat? Dahil hindi ko na alam ang gagawin ko, sa totoo lang. Pagod na ako, pero hindi ako pwedeng sumuko. Kasi kailangan ako ni Lance. Sabi ko na lang at napasandal sa upuan na inuupuan ko. Nadine, huwag kang mag-alala dahil nandito ako at tutulungan kita. Sabi ko naman. Ang sabi naman sa akin ni Leia. Leia, sobrang dami mo nang naitulong sa akin at nagiging pabigat na kami sa iyo ni Lance. Sagot ko sa kanya dahil totoo naman. Sobrang dami nang nagawa ni Leia para sa amin ang kapatid ko, at alam ko naman na may pamilya din siya na dapat suportahan, pero ito siya ngayon. Ito siya sa amin ngayon ni Lance, na tinutulungan kaming magkapatid. Magkaibigan tayo, Nadine, at halos sabay na tayong lumaki, saka ang laki rin naman ang naitulong nyo sa amin ni Lola nung buhay pa ang mga magulang nyo ni Lance. Kaya huwag mo na akong intindihin. Sagot naman niya sa akin. Kailan daw ba ang demolition? Tanong ko sa kanya para naman makapaghanda ako. Next week pa naman daw, para daw makapaghanap tayo ng malilipatan. Sagot ko niya sa akin. Kahit na sa isang linggo pa ang demolition, mabilis pa rin ang isang linggo bilang palugit dahil hindi naman ganun kabilis maghanap ng bahay na malilipatan, lalo na sa panahon ngayon. Trabaho nga mahirap hanapin, tapos bahay pa kaya na ganun kabilis? Napaka-imposible ng gusto nilang mangyari na gawin namin sa loob ng isang linggo na palugit nila. Bakit ang bilis naman? Tanong ko sa kanya. Kailangan na raw ng bagong may-ari ng lupa na yun dahil pagtatayuan ng bagong building at nagmamadali ang may-ari, kaya wala na rin nagawa sila, Kapitan. Pero may ibibigay naman daw na tulong pinansyal ang may-ari ng lupa para makapagsimula tayo. Pero hindi ganun kalaki. Pero pwede na rin yun, sabi ni Leia sa akin. Wala naman kaming magagawa sa gustong gawin ng may-ari ng lupa. Dahil nakikigamit lang naman kami ng lupa sa kanila, pasalamat na nga lang kami dahil sa loob ng ilang taon ay nagamit namin ang lupa na yun para doon kami manirahan. Pero ngayon, kailangan na may-ari ang lupa. Wala na kaming magagawa kung hindi ang umalis at lisanin ang lugar na yun. Sana lang talaga wala ng problema ang dumating pa sa mga oras na to, dahil hindi ko alam kung ano pang gagawin ko. Para kasing sinalo ko na lahat ng problema sa mga oras na ito dahil sa nangyayari sa buhay ko. Hindi ako pwedeng sumuko dahil kailangan ako ng kapatid ko. At pag sumuko ako, sa kangkungang kami pupulutin na dalawa. Kaya hanggang may magagawa ako, gagawin ko para sa aming dalawa, para mabuhay siya at para malagpasan ko ang mga pagsubok sa buhay namin na to. Nadine, point of view.
Habang magkausap kami ni Leia, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng kapatid ko, kaya napatingin kami. At pumasok sa loob ng ang doktor ni Lance, kaya napatayo ako. Good afternoon, I'm here to check the patient, sabi niya sa amin ni Leia at lumapit kay Lance. Pinanood namin siya ni Leia habang tinitingnan niya ang kapatid ko at base sa ekspresyon ng mukha ng doktor ni Lance, mukhang may hindi magandang nangyayari sa kapatid ko. Ngayon, kaya kinakabahan ako. Nang matapos niyang tingnan si Lance, lumapit ako sa kanila para malaman ang kalagayan ng kapatid ko. Ano po bang lagay ng kapatid ko? Tanong ko sa kanya. Tumingin siya sa akin. Hindi stable ang heartbeat ng pasyente, kaya kailangan namin siyang i-monitor lagi. Sagot naman ng doktor. Akala ko po ba naging maayos naman ang operasyon niya? Bakit po hindi stable ang heartbeat ng kapatid ko? At ano pa po ba ang problema? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. The operation was successful. Wala naging problema dun at nabawasan natin ang risk ng problema ng pasyente. At huwag kayong mag-alala dahil magiging maayos naman ang kapatid mo. Kailangan niya lang talaga na i-monitor dahil hindi stable ang heartbeat niya. Pero hindi naman malala yun. Sagot ng doktor, medyo nakahinga ako ng maluwag dahil doon, kailan po ba magigising ang kapatid ko, Dok? Tanong ko pa sa kanya. Sa ngayon, hayaan muna natin na magpahinga ang pasyente dahil bukod sa gamot na isinaksak namin sa kanya nung inoperahan namin siya, saka masyado rin nang hina ang katawan niya dahil sa pagkakaaksidente niya, paliwanag sa akin ng doktor ni Lance. Napatango na lang ako at tumingin sa kapatid ko na hanggang ngayon ay wala pa rin malay kahit na ilang oras nang nakalipas. Pagkatapos ng operasyon niya at wala naman akong ibang nagawa o magawa kung hindi maghintay na magising siya at maging maayos siya. Kung wala na kayong itatanong, aalis na ako ha. At kung may kailangan kayo, just ask me to the nurse station, sabi niya sa amin ni Leia. Thank you po, Doc, sabi ko sa kanya at hinayaan na siyang umalis. Umupo ako sa tabi ni Lance at hinawakan ko ang kamay niya. Bunso, magpagaling ka please at huwag na huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya na pati ikaw mawala sa akin, kaya please lumaban ka. Sabi ko sa kanya at pinunasan ang luhang tumulo mula sa mga mata ko. Nilapitan ako ni Leia at hinawakan ang balikat ko. Magiging okay rin si Lance. Nadine, hindi niya tayo iiwan at saka lalaban siya para sa'yo, sabi niya sa akin. Huminga ako ng malalim at tiningnan lang ang kapatid ko. Hindi ko talaga mapapatawad kung sino man ang nakabangga sa kanya. Hindi man lang naawang tao na yun sa kapatid ko at iniwan na lang siya na sa kalsada. Hindi man lang niya dinala sa ospital pagkatapos niyang mabangga at basta na lang tumakbo pagkatapos niyang sagasaan. Nadine, umuwi ka na muna para makapagpahinga ka ng maayos doon at para makausap mo na rin si Kapitan dahil hinahanap ka niya kanina pa para sa magaganap na demolition, sabi niya sa akin, kaya napatingin ako sa kanya. Paano si Lance? Tanong ko sa kanya. Ako na lang muna ulit ang bahala sa kapatid mo, sagot naman ni Leia sa akin. Leia, may trabaho ka pa, sabi ko sa kanya. Nadine, wala akong pasok sa kasinabi ko naman sa iyo na huwag kang mag-alala para sa akin. Dahil kaya kong sarili ko, sakang dapat mong isipin ay ang mga dapat mong gawin ngayon. Sagot niya sa akin, kaya napabuntong hininga ako. Tiningnan ko si Lance na wala pa rin malay. Saka ako muling tumingin kay Leia at tumango. Sige, uwi muna ako Leia para makapag-ayos na rin ang gamit namin. Tawagan mo agad ako kapag nagising si Lance, sagot ko sa kanya. Tumango siya sa akin. Ako nang bahala dito kay Lance hanggang sa magawa mo ang gagawin mo bukas, kaya magpahinga ka na muna ngayon at huwag mo nang intindihan ang kalagayan ni Lance. Dahil ako na muna ang bahala dito, sabi niya sa akin. Hinaplos ko ang kamay ni Lance at pilit na ngumiti. Bunso, babalik ako ha, bukas babalik si ate. Si Ate Leia mo munang bahala sa'yo at ayusin ko lang ang mga dapat kong gawin. Tapos, dito agad ako pupunta at didiretso, sabi ko sa kanya. Leia, aalis na ako ha, sabi ko sa kanya, tumango siya sa akin.
Lumabas na ako ng kwarto ni Lance at naglakad palabas ng ospital. Habang naglalakad ako sa hallway, wala ako sa sarili ko dahil iniisip ko ang mga kailangan kong gawin pag uwi ko sa bahay namin. Ang dami kong gamit na dapat iligpit tapos kailangan ko rin na maghanap ng trabaho sa mga susunod na araw para makapag-ipon ako at makahanap na rin ng bahay na lilipatan namin ni Lance. Hindi ko pa nga alam kung saan kami mapadpad na dalawa dahil sa mahal ng mga upa-upahan ngayon. Paniguradong kailangan kong magtrabaho ng higit pa sa ginagawa ko noon. Dahil nga wala ko sa sarili ko, hindi ko namalayan na may kasalubong pala akong nurse at hindi agad ako nakaiwas. Pero may isang taong humila sa akin. "Watch where you're going," sabi niya sa akin. "Sorry," sabi ko sa kanya at yumuko. Umismid lang siya at umalis na. May tsura sana siya pero antipatiko. Hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Hanggang sa makalabas ako ng ospital at naglakad ako papunta sa sakayan ng jeep para doon mag-abang ng jeep pauwi sa amin. Hindi naman nagtagal, may dumaan na jeep kaya naman sumakay na ako at wala rin naman kasing gaanong kadaming nakapila kaya mabilis akong nakasakay. Nang makarating ako sa lugar namin, halos lahat ng tao ay nagsisimula ng mag-ayos ng mga gamit nila. Kaya napabuntong hininga na lang ako at naglakad papunta sa barangay para kausapin si Kapitan. Pero bago ako nakarating sa barangay, tinawag ako nila Aling Minda at kasama niya ang ilang mga kapitbahay namin. "Nadine, kumusta na si Lance?" tanong nila sa akin. "Naopera na po pero hanggang ngayon wala pa rin malay," sagot ko sa kanila. "Sana naman ay magising ng kapatid mo," sabi nila sa akin, kaya ngumiti na lang ako at tumango. "Mauna na po ako sa inyo dahil kailangan ko pong kausapin si Kapitan," sabi ko sa kanila at iniwan na sila doon. Pero hindi pa man ako nakakalayo, hindi nakatakas at pandinig ko ang usapan nila. Kawawa naman ang dalawang magkapatid na yan. Simula nang namatay ang mga magulang nila, puro problema na lang dinanas nila, lalo na yung si Nadine, sabi ni Aling Minda. "Kaya nga eh, pero tapos ngayon mapapaalis pa tayo sa lugar na to," sabi naman ni Aling Sally. "Huwag nyo na ngang intindihin yung si Nadine, may pera yan dahil pumasok na yan kay mamang kahapon," sabi naman ni Brenda. "Kilala ko ang boses niya dahil siya lang naman ang may init ng dugo sa akin dito sa lugar namin." Napabuntong hininga na lang ako at paniguradong madumi na ang tingin sa akin ng lahat ng tao dito. Sa lakas ba naman ang boses ni Brenda? Kaya pinagtinginan na ako ngayon. Nasa loob ang kulo, sabi ng iba pa naming kapitbahay na magdaan ako. Akala ko naman matino, hindi rin pala. Sabi naman ng isa pa at akala nila hindi ko naririnig ang mga sinasabi nila pero hindi ko na lang pinansin dahil ayoko ng gulo. Pumasok na lang ako sa loob ng barangay hall at nabutan ko doon si Kapitan kasama ang mga kagawad. Mukhang katatapos lang ng meeting nila. "Good afternoon po," bati ko sa kanilang lahat. "Good afternoon din, Nadine. Maupo ka at may sasabihin kami sa iyo," sabi sa akin ni Kapitan. Naupo ako sa bakanting upuan sa tapat nila. "Ano po bang dahilan at bakit niyo po ako gustong makausap?" tanong ko sa kanila. "Hindi lingid sa kaalaman namin ang nangyari sa kapatid mo. At alam din namin na kailangan niyo pa ng tulong pinansyal. Ay inilapit namin kay Mayor ang sitwasyon niyo magkapatid. Kaya naman nakakuha kami ng tulong para sa kapatid mo," sabi sa akin ni Kapitan. Nanlaki ang mga mata sa sinabi niya, lalo na inabot niya sa akin isang sobre. "Salamat po sa inyo. Malaking tulong po ito para sa aming magkapatid, Kap," sabi ko sa kanila. "Wala yun na din. Saka ang dami na itulong sa amin ng magulang nyo nung nabubuhay pa sila," sabi sa akin ng isang kagawad. "Maraming salamat po talaga sa tulong nyo," sabi ko ulit. "Nakausap namin kanina si Leia at sa palagay ko, nasabi na rin niya sa iyo ang magaganap na demolition dito sa lugar natin. Binigyan lamang nila tayo ng isang linggong palugit para makalipat at makahanap ng bahay na matitirhan. Meron din silang ibinigay na pera para tulong sa ating lahat, pero baka raw sa isang araw pa may bibigay yun,"
Sabi sa akin ni Kapitan, nasabi na nga po sa akin ni Leia kanina yan, Kap. Wala na po bang dagdag ang palugit na ibinibigay nila? Tanong ko sa kanila. Nakiusap na kami sa kanila pero matigas ang loob ng bagong may-ari ng lupa dahil ayaw nilang pumayag at wala rin magawa ang mga tauhan nito dahil yun daw ang utos ng amo nila. Kaya wala na rin kaming magawa kasi kailangan daw nila ito ng itong lupa sa lalong madaling panahon. Paliwanag na sagot niya sa akin ni Kapitan. Napabuntong hininga na lang ako. Napakabilis kasi ng isang linggo at hindi man lang kami binigyan ng pagkakataon na makapaghanap ng bahay bago nila kami pinaalis o paalisin dito. Pero sabi ko nga sa kanila, wala naman kaming magagawa kasi hindi naman kami ang may-ari ng lupa na ito at hindi rin ito sa gobyerno. Kung ganun po, wala na po pala talaga tayong magagawa kung hindi ang umalis na lang. Salamat po sa tulong niyo sa amin ng kapatid ko. Sabi ko sa kanila. Ganun na nga Nadine. Sige, mukhang pauwi ka pa lang yan. Magpahinga ka na, sabi nila sa akin. Kaya tumango ako at lumabas na ako ng barangay hall. Naglalakad na ako pauwi sa amin at hindi mawala-wala ang tingin sa akin ng mga kapitbahay namin na para bang ang laki ng kasalanan ko sa kanila. Ang bilis talaga kumalat ng chismis dito sa lugar namin. Paniguradong tuwang-tuwa na si Brenda dahil nasira na naman niya ako sa mata ng mga tao dito sa amin. Wala naman bago sa ugali ni Brenda. Gustong-gusto niya na lagi siyang bida at sikat. Hindi ko na lang siya pinapansin. Papasok na sana ako sa bahay namin na may biglang humarang sa dadaanan ko at si Brenda yun kasama ang mga kaibigan niya. Kaya napabuntong hininga na lang ako. Anong kailangan mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Nagmamayabang ka na ha? Tanong niya sa akin. Umiling ako sa kanya. Ayoko ng gulo, Brenda, sabi ko sa kanya. Hindi naman kita ginugulo. Gusto ko lang ipamukha sa iyo na isa kang mababang uri ng babae ngayon at yan ang tandaan mo. Kaya wag na wag kang makikita na lalapit ka sa boyfriend ko o wag na wag kong makikita, sabi niya sa akin. Hindi ako mababang uri ng babae at hindi ako lumalapit sa boyfriend mo. Sagot ko naman sa kanya, nagtawanan naman sila ng mga kasama niya at iniwasan ko na sila pero hinarang ulit nila ako. Kaya nag-angat ako ng tingin sa kanila. Kailangan ko nang umuwi, sabi ko sa kanila. Nadine, mababang uri ka na ng babae. Pumasok ka na kay mamang at paniguradong madami nang nakatikim sa'yo. Huwag kang magmalinis dahil tulad ng pagkakakilala ko sa'yo, nasa loob nga ang kulo mo. Akala mo inosente, yun naman pala. Pokpok din, sabi niya sa akin at tinawanan ako. Nagkuyom ako ng kamao ko at pilit kong pinipigilan ang sarili ko na sagutin siya dahil malaking gulo lang. Yun at gusto kong magpahinga. Ayokong pumasok sa isang gulo at ayoko rin na dagdagan pa ang problema ko. Kesa sagutin ko ang sinabi niya, umiwas na lang ako at naglakad palayo sa kanila. Buti na lang, hindi na niya ako sinundan. Pumasok na ako sa loob ng bahay namin at inilibot ko ang mata ko sa buong paligid. Dito na kami halos lumaki ni Lance at nandito sa bahay na to ang alaala ng mga magulang namin. Pero kailangan naming lisanin ang bahay na ito sa loob ng isang linggo dahil pinapalis na kami. Hindi ko alam kung paano at kung saan kami pupulutin ng kapatid ko. Pero kailangan kong lakasan ang loob para sa aming dalawa. Hindi madali ang pinagdadaanan namin ngayon, lalo na ako. Nasa akin lahat ng hirap at problema naming dalawang magkapatid at kailangan kong gawa ng paraan ang lahat ng bagay para mabuhay si Lance at para makasurvive kami sa mundo na to. Kaya nga umabot ako sa puntong ibinibenta ko ng katawan ko para sa pera. Wala akong pakialam sa mga masasakit na salita na sinasabi nila sa akin. Ngayon dahil ginagawa ko yun para sa kapatid ko at kung may iba lang na paraan, hindi ko naman gagawin ang bagay na yun. Pero wala eh, hindi naman ako nagnakaw o nagkapatay ng tao. Pero yung ginagawa ko na pagbenta ng katawan ko sa isang tao lang sa loob ng lang ng isang gabi para na akong nakapatay sa mga pangungutya ng iba. Ang iba naming kapitbahay sa akin ngayon,
Maduming babae nga ako dahil ibinenta ko ang katawan ko, pero wala naman silang maitutulong sa akin kung hindi ko yung ginawa. Hindi naman mabubuhay ng dignidad ko ang kapatid ko dahil pera ang kailangan niya para maoperahan siya. Sa mundong to kasi pera lang ang makapangyarihan sa lahat, at pag meron kang pera, ikaw ang sikat at tinitingala ng lahat kahit pa anong nagawa mo. Kaya may pera ka, wala silang problema sa'yo. Nadine, point of view. Huminga ako ng malalim, saka ipinilig ang ulo ko. Hindi ko kailangang isipin ang sasabihin ng ibang tao sa mga oras na to, dahil hindi naman nila kami kayang tulungan. Naglakad na lang ako papunta sa kwarto ko at bumungad sa akin ang mga damit namin na kailangan ko pang labhan.